Hello mga kapatid, God bless, good morning, thank you Lord sa araw na ito, salamat sa biyaya, salamat sa buhay, salamat sa kalusugan, salamat sa mga blessing na patuloy mong pinapaabot sa amin, salamat sa mga taong may mabubuting puso na pinapadaluyan mo ng biyaya, salamat sa mga golden connection na nakakatanggap kami ng biyaya sa araw-araw. Dating alam ko lang golden, golden kuhol. Yung naninira ng tanim, mga kapatid, ng palay. Ayun pala, may golden connection ang Panginoon. Patuloy niyang ginagamit para tayo ay matustusan ang ating pangailangan sa araw-araw. Thank you, Jesus. Salamat sa mga tao na hindi talaga tayo nabubuhay sa sarili lang. Kundi nabubuhay tayo dahil sa ating kapwa. O, tingnan mo. Pag tayo nagtinda, may bumibili. Pag namamasada ka, may sumasakay. Kaya tayo nakakabili ng palay, may nagtanim. O kaya nabuhay tayo dahil sa ating kapwa. Una sa lahat, una sa Panginoon, nabuhay tayo at sa ating kapwa. Kaya panalangin natin lahat yan. Mga pinagmumula ng biyaya na may nabibili tayo. Salamat sa mga taong may trabaho tayo, nakakasweldo tayo, may pambili tayo. Lahat yan ay dahil sa biyaya ng Lord. Dahil huwag tayong reklamo ng reklamo. Thank you, Jesus. Kasi nabuhay tayo dahil sa ating kapwa. Lahat yung mga nilalang niya. Mga puno, mga pananim, siya pa din ang nag-iingat, blood covering, para tayo nga ay may kakainin sa araw-araw. O diba, bubuhay bang tao sa sarili lamang? Aba, hindi kaya. Nabuhay una sa lahat sa Panginoon at nabuhay dahil sa kanyang kapwa. Hallelujah. Thank you, Lord. Ayun, ang ating verse of the day, mga kapatid, ay mga ngaral 8 verse 11 and 13. Ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad, kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. Ayan. Mo. Hindi kasi agad hinahatol ang kasamaan, hindi agad hinatulan ng Lord kasi nibigyan pa nga niya ng pagkakataon. Magbago para nga ay maligtas. Thank you, Lord. Sabi 13, ngunit ang kasamaan ng masama ay di makakabuti sa kanya. Mamumuhay silang parang anino at maaga silang mamamatay sapagkat hindi sila natakot sa Diyos. Ayan. Ang magkaroon ka ng takot sa Diyos ay isang malaking biyaya na magdaragdag sa ating buhay. Kasi na, hindi ka gagawa ng masama. Tulad doon sa kahit hindi pa yun ay hinatol. Patuloy sa paggawa ng masama. Pero yung masama daw, hindi lang nang makakabuti sa kanya. O diba? Kasi yung gumawa ng masama, siya din umani. O diba? Kaya napakabuti ng Diyos. At yun, hindi ka agad daw iginagawad kasi binibigyan pa rin ng pagkakataon na maligtas. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga salitang ito na patuloy nga natin nararanasan. Thank you, Jesus. Di ba nga? Masama. Hindi agad din natulan. Sabi nga dun sa ikalawang Pedro 3:15. Thank you, Lord, sa mga salitang ito ng Panginoon. At may talatunay naman. Hindi ka naman talaga salamat sa biyaya ng Lord na binigyan pa niyang pagkakataon. Ikalawang Pedro 3:15, isipin ninyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkataong maligtas. Iyan ang sinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo, taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Ayan. Hindi daw kagad ginagawad, sabi dun sa pinagsimula natin, Ecclesiastes 3:11. Tapos sinabi pa rin doon sa 13 na pinangkasamaan ng sama ay hindi rin makakabuti sa kanya dahil isa natakot sa Diyos. O tingnan mo. Tapos hindi nagtong natin yung ikalawang Pedro 3:15 kasi nga gusto ng Panginoon na ang lahat ay maligtas. Hallelujah. Thank you, Lord, sa mga salitang ito at napakarami pa nitong mga verse na ito na nabasahin natin. Kaya tayo rin naman na nagnanais na sumunod sa Panginoon. Nakakaranas ng mga pag-uusig. Hallelujah. Kasi yung mga masasama na yun, ayaw tumigil na iyan, ayan yung umuusig sa atin. Ikalawang Timoteo 3 verse 12 hanggang 13. Gayon din naman ang lahat ng nagsanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus, tunay naman, ay daranas ng mga pag-uusig. Ayan, malinaw mga kapatid. Di ba naranasan natin? Kasi nga yung mga hindi pa naman hinatulan kasi binibigyan pa nga ng Panginoon ng pagkakataon para maligtas din ay kaya hindi kagad natulan ng Panginoon. Yan, nasa natin to. Samantalang ang masama ay lalo namang magpakasama at ang manlinlang ay patuloy na manlinlang at sila man ay malilinlang din. O tingnan mo. Tunay naman talaga ang manlinlang. Lahat ng gagawin ng tao sa kanya rin babalik. Kailangan tayo magtiis yung nagangad tayo na mamuhay na tagasunod ni Kristo. So, sadyang makaranas tayo ng mga pag-uusig at mga kung ano, pambibintang. Eh, ang Panginoon nga eh.
Nahatulan siya ng kamatayan dahil sa pag-uusig, pagbibintang ng mga ulupong. Kaya huwag tayong magtaka. Pero napakabuti ng Diyos at siya pa rin talaga ang kumilos para nga tayo ay maligtas kung maaari. Hallelujah. Kaya naway maunawaan natin to para huwag masayang ang pagtubos ng Panginoon sa ating karumal-dumal na pamumuhay. Ano sabi dito ni Jeremiah? Jeremiah 8:18, hindi mapawi ang nadarama kong kalungkutan, nadudurog ang aking puso. Ayun, nadudurog ang puso ng Jeremiah. Kasi alam niya may parusa, ay kaya mas madurog daw ang puso niya. Ay, wala ka naman magagawa, ang mataon man, tigas ang ulo. Di ba ang Panginoon nga, tumangis pa nga siya. Roma 9 verse 2, si Pablo naman nagsalita dito mga kapatid. Tayo din naman, naranasan natin yung parang titingnan mo yung mga sinisira mo lalo pag mahal mo sa buhay tapos ayaw makinig. Ano, nakakalungkot. Parang nangingipuspos ang puso mo tapos ito namang kausap mo ay ayaw tumigil. Ano? Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Sabi ni si Pablo nagsalita dito na tayo naranasan din natin yung mga kapatid. Kasi alam mo nga may parusa pagka hindi sumunod sa Panginoon. Kasi nga, di ba kasabi nga doon sa John 3:18, yung pinag-aaralan na natin noon ay ano, yung hindi sumamplataya, hinatulan na, ayun, hatol na niya sarili niya. Sinaligtas na pag namplataya, hindi siya nang kaya. Ayun, may hatol niya. Hindi ang Diyos ang maghahatol, ang hindi pagsamplataya, yun ang matol sa kanya. Pero ang Diyos ay mabuti at mahabagin, ay tumang taong titigas ng ulo, ay napahamak. Roma 9:28, kasunod natin na verse. Sapagkat mahigpit at mabilis na hatulan ng Panginoon ang daigdig. Ayan. O diba? Sabi naman doon kanina, hindi daw muna ginagawa doon sa ating pinagsimulan. Ecclesiastes 8 verse 11. Pero mabilis daw kasi nga sa oras ng Panginoon. Eh. Ang isang araw nga, pwede nang gawing 1,000 taon eh. At ang 1,000 taon, pwede nang gawing isang araw lamang. Siya lang magawa. Kaya mabilis at hindi pa rin niya hinahatol. Diba? Gaano kabuti ang Lord? Sa lahat ang gumawa para nga tayo nga ay mapalalanan. 22. Kaya kahit nais nang ipakita noon ng Diyos ang kanyang puot, ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin niyang pinagtiisan. Hallelujah. Yung pinagtiisan, tayo din naman, ano mga kapatid, mahahayo ka doon kahit alam mo, kung talikod mo tinatraidor ka, pinagtiisan mo kasi baka sakali sa biyaya ng Lord ay matauhan at magsunod sa panglabay talaga naman. Ay, walang tigil pa ulit-ulit na ay, nakakaumay din. Kaya, bahala ang Panginoon dyan. Ano, nasan mo yun? Ako minsan, mga kapatid, iniiyak ko yun sa Panginoon. Ay, pagka ulit-ulit naman na nagpakapagal ka para akayin sana yung mga kamag-anak ni Jesus noon na hindi sa kinilala, tapos kamag-anak natin ngayon. Ay, ipaubayan natin sa loob na tayo ma-stress kasi sayang ang panahon. Maikli lang buhay, tapos naubos sa gusto na natin akayin kung ayaw, ay di, bahala ang Panginoon. Tiyaga pa rin niyang pinagtiisan ang mga taong dapat sana'y parusahan at lipulin. Ayun, salamat na lang at matyaga at ang Panginoon. At hindi tayo nilipol. Ayun, may mga lipol itong ating pinag-aralan, mga kapatid. O, isang napakalaking biyaya na tayo narito, pati hindi pa nalipol. Hallelujah. O, sabihin ng ibang mga banal, sabi negative yung sinasabi, ay, tasadya naman. Kay banal ka, kay akala mo ay banal ka, ay kung gusto ng Panginoon lipulin ka, ay talagang wala kang gawa. Ginawa niya yun upang ipakilala ang kanyang walang kapantay na kadakilaan. Amen. Dalakila talaga noon. Sa mga taong kanyang kinahabagan, na noon pa may inanda na niya para sa kaluwalhatian. Praise God. 24. Tayo ang mga taong iyon at tinawag niya hindi lamang mula sa mga Hudyo, subalit mula rin sa mga Hintil. Ayan. Ay kung tayo man ay Hintil, tayo man ay Hudyo, kung kanino man tayo lahi, kay si Bilbil o kanino man. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. Sabi nga doon sa Galatians 3:20, wala nang pagkaiba yung mga tao, eh. Babae, lalaki, matanda, bata, ano mang lahi, basta manamplataya. Kasi panamplataya na nga yung pinagbasihan. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Praise God. Ayun, ito, naranasan ito ni Pablo na tayo din naman. Ano mga kapatid? Mga kapatid, ang pinakananais ng puso ko at dinadalangin ko sa Diyos ay ang maligtas ang Israel. Ayan. Ayun, ayun daw nais ni Pablo. Tayo din naman. Ano mga kapatid? Nais din naman talaga natin maligtas sana itong mga ating mano. Pero eh, talaga naman. Matapos mong lingapin ay nangagang God para mga alakdan. Ano kaya? Hayaan mo na. Bahala ang Panginoon dyan. Praise God. Kung nanampalataya sila, di sana'y maligtas. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sapagkat si Kristo ang
ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ang ng Diyos ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Manampalataya. Sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Kailangan tanggapin ng may pananampalataya. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ayun. Alamin natin kung bakit hindi nila tinanggap ng may pananampalataya. 2 Corinthians 4:4, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa digdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kawalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Ayun, ang may kasalanan talaga itong si Diyos ng salibutan ng digdig na to, si Demong. Kaya nga kailangan natin makinig sa Panginoon para makalaya tayo dito sa Demong. Ay, hallelujah. Thank you, Lord. Ayan, mga kapatid. Dahil alam din ng Panginoon, kaya nga pinapaalam niyo sa atin mga salita niya, para nga tayo ay makalaya dito sa Demong, nang tayo nga ay huwag maparusahan. Amen. Ayun, kaya hindi sumamplataya, mga kapatid, kasi nga binulag nitong si Diyos ng sanlibutang ito na naghari dito, sabi nga doon sa 1 John 5:19. Kaya kailangan tayo mapasakop sa kapangyarihan ng Diyos na buhay at Diyos ng Israel. Para nga tayo ay ang pagtagumpayan natin itong Diyos ng sanlibutang ito na nambubulag. Isipin mo, 2 Corinthians 4:4. Binulag sila ng Diyos ng sanlibutang ito. Pero kung alam mo ang Diyos na buhay at kapangyarihan sa lahat, si Kristo, ay makikita mo yung kabutihan ng Diyos. Ayan, sa pagitan ng Kristo Jesus, yung kanyang mukha na pinakita, makikita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayan, magandang balita. May magandang balita, kaso may masama rin balita, gawin itong nambubulag na ito na si Demo. Salamat sa Panginoon. Ano, saan tayo ngayon kabilang, mga kapatid? Dito ba sa mga lagad ng Panginoon na nakaranas ng mga pag-uusig nitong mga binulag ng Demo? Baka naman kung tayo mismo yung Demo na yan na nambubulag ng gustong manampalataya, ano, mga kapatid? May tanong din ang ating mga sarili. Huwag tayo mag-isip na tayo yung banal at yung iba hindi, ano, mga kapatid. At alam naman ng Lord yun. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayun, itong mga pag-aaral natin, may matutunan tayo. At hindi naman kasi, alam naman kasi ng Lord kung sino maliligtas. Maraming mga naglingkod daw sa Lord na hindi maliligtas dahil sa ang huhusay. At maraming walang reliyon ligtas eh. Kasi nga, wala lang sa reliyon pero alam nila yung masama at mabuti at marunong sila maglingap sa kapwa. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay natin ito at ayan, hindi daw na inahatol kagad yung parusa sa kasamaan kasi nga bibigyan pa ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Hallelujah. Kaya napakabuti ng Diyos. Ayun yung mga naghahangad na tayo na maglingkod sa Panginoon. Nakaranas to tayo ng mga pag-uusig. Sabi nga doon sa binasa natin, 2 Timothy 3:12. Lahat ng gagawin ng masama, sa kanya rin man babalik. Kaya na may maintindihan natin. Sino mong masama din ang biruan ng ating sarili? Mag-isip-isip tayo. Para nga tayo, yung kabulagan natin sa kasamaan ng Diyos ng sanlibutan ito, ay makalaya tayo at makita natin yung kabutuhan ng Lord. Naging mabuti tayo sa ating kapwa. Huwag tayong gawa ng masama. Hallelujah. Thank you, Lord. At dito tayo magbabalik, mga kapatid, sa pinagsimula natin. Mga ngaral 8:11, salamat na lang at hindi pa ginagawad ng Panginoon ng yung hatol. Hallelujah. Kaya nawa naman ay huwag na tumigil lang sa paggawa ng sama para nga ay huwag mamatay doon ng maaga, sabi doon sa ating binasa. Mga ngaral 8:11-13, ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad. Mabuti na lang. Kung ginawad, di wala na tayo dahil tayo ng biruan ng sama. Pinagtsagaan tayo ng Lord para nga tayo nga ay huwag mahatulan. Kaya huwag tayong humatol sa kapwa. Sabi nga ng Panginoon, huwag humatol. Pero marami ngayon sa panahon ito, mga religious leader, grabe mga hatol. Sabi ng Panginoon, huwag humatol. Dahil siya nga ang hatol bago grabe makahatol, makahusga at makatiwalag yung mga banal sa panahon ito. Mga patid, ay naku po, Panginoon ko. Di agad iginagawad, gayat naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masasama. O tingnan mo, malinaw, tunay naman, sabihin natin aray. Nabasa natin, di huwag na tayo magpatuloy. Salamat na lang at napakabuti ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon pa. Sabi nga dun sa ating binasa, 2 Pedro 3:15. Kasi gusto nga niya lahat maligtas.
Hallelujah. Ayaw na may mapahamak, ngunit ang kasamaan ng masama ay di rin makakabuti sa kanya. O isipin mo yun. Ang kasamaan ng masama di rin makabuti sa kanya kasi bumirang nga. Yung kasamaan gawin na siya din naman ang aanin. At yun namang mga inuusig nila. Pinagtatanggol naman ng Panginoon nang hindi nila na mamalayan. Hallelujah. Ang kasamaan ng masama ay di makakabuti sa kanya. Mamumuhay silang parang anino at maaga silang mamamatay sapagkat hindi sila natakot sa Diyos. Ayun. Ay di siyempre, pagkatulad niyan ay kibalo na. Di yung masama niyang mahangad ng kung ano. Sabi, Jesus, kami nga ito, kumpleto kami, kayo nga dyan ang ano, dahil kayo ang masama. O di sabihin pa noon. Yung masama, wala kang maipakatwiran di yan. Ang tingin nila silang mabuti at yung iba masama ay kaya. Malinaw po ba, mga kapatid? Jesus nga, eh, ano bang ginawa na? Nagpagaling siya, nagpakain siya, o dun sa masamang mga inggit, ay ipinapatay nila, o diba? Ang akala naman ng mga kampo ni Satanas, nagtagumpay sila, napatay nila ang Panginoon. Pero, yun pala ang pagtagumpayan naman ng Panginoon. Kaya tayo may kaligtasan ngayon. Amen. Glory to God. Nagpaikot-ikot na tayo dito sa salita ng Panginoon. Naway kung mga unawaan natin tumaigi, ay ang saya ng buhay. Yun ang mga masasama na mahilig mangdupang mga pinangkapwa ng mga usig. At pagdating naman ng parang pagbabayaran naman nila yan, oh, at least kung mga ka ng mabuti, nagtiis ka man, oh, may pagpapala. Nagtiis ka na nga, puro masama na, oh, may sumpa at may parusa. Oh, ang pareho rin lang naman may pagtitiis, hindi sa mabuti na tayo para may pagpapala, hindi parusa. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Ayun mga kapatid, at nagtapos na tayo doon sa ating binasa. Hindi daw hinahatol kaagad ng Lord yung hatol sa maan. Kaya nawiwili daw. Ay, huwag na tayo mawili. Hallelujah. Huwag na nating antayin na mag-ani ng parusa bago pa tumigil, ano mga kapatid. Thank you, Lord. Naway, ang dalangin ko nga mga kapatid na ang mga binasa natin ay mayroon tayong makukuhang aral at kung tayo gumagawa nitong sama ay tumigil na tayo nang hindi tayo mamatay ng maaga. Ay, lahat naman ay mamamatay pero huwag naman napaaga dahil sa gagawa natin ng kasamaan. Thank you, Lord. At siyempre, pagdating ng panahon, may buhay kang walang hanggan. Hindi yung kaparosahang walang hanggan. O, oh, diba? Kaya paulit-ulit tayong pinalaanan ng Lord. Kasi mahal nga niya tayo, ayaw nga niya na may mapahamak. Sabi nga doon sa ating binasa. Hallelujah. Thank you, Father God in Heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen.